One of the methods na ginagamit natin para mag-analyze ng trusses ay yung tinatawag na method of joints. By the way, ano ba yung trusses? Trusses yung karaniwang structure na nakikita natin sa bubong na sumusuporta nung bubong natin. So, usually sa mga roof structures, sa mga bridge structures, mga warehouses, makakita tayo ng trusses. One method na ginagamit natin para mag-analyze ng truss ay yung tinatawag nating method of joints. Sa trusses nga pala, meron tayong parts, no? Tinatawag natin yung mga lines na to as the members. Tapos, ang tawag naman natin dito sa connections ng ating members, these are the joints. Meron tayong steps na sinusunod kapag mag-analyze tayo ng trusses using the method of joints. First step, so ito yon, ito yung tatlong step, no? First step is to solve for the reactions, if you can. So, mapadali yung pag-analyze natin if we have the reaction forces. Number two is to draw the free body diagram, no? FBD or the free body diagram of each joint. Let's say, for example, ganitong klaseng truss and I'm interested sa joint na to, gawin ko yung free body diagram yan. And assuming all forces exposed are in tension. Ibig sabihin, yung force is palayo doon sa joint. Yung arrow niya palayo sa joint. Assuming everything is in tension. So, we create the free body diagram of each joint. And step 3 is to apply the equilibrium conditions. Okay, summation of forces must be equal to 0 for each joint. Maraming joints yung trusses, di ba? Kuwari, itong truss na to, meron dito, meron doon. So, anong joint ang pipiliin mo? Sabi niya, for each joint. Maganda, magsimula ka doon sa joints kung saan yung unknown number of forces is less than 2. So, for example, pag itong pinili mo, ang number of unknown forces, 1, 2, 3. Unlike kapag dito ka naman pumunta at dinrawing mo yung free body diagram niyan, ang number of forces mo na unknown, 1, 2. So, maganda magsimula ka doon sa mga joints na less than 2 yung or less than or equal to 2 yung number of unknown forces. Bakit less than or equal to 2? Kasi dalawa yung equations natin na gagamitin. So, hanggang summation of forces X and summation of forces Y lang. Since dalawa yung equation, maximum of 2 unknowns lang ang pwede nating isolve kada joint. Okay, meron tayo ditong isang example lang. Isang truss. So, first step is to solve for the reactions. Now, if we sum up forces X equals 0, let's take rightward as positive, makukuha mo kaagad dyan that AX is equal to 0. Yan na kaagad yung sagot. AX is 0. So, ibig sabihin, itong support reaction na horizontal, 0. Kasi wala nga namang ibang force na horizontal, kundi siya lang. Next step, sa pagkuha ng reaction, we can get the summation of moments at point A. Of course, dahil static to, so hindi gumagalaw yung truss natin, equal sa 0. So, this is an equilibrium problem. So, summation of moments at A equals 0, counterclockwise positive. So, unahin natin tong force na to, 30 kilonewtons. 30 kilonewtons, ang moment arm mula kay A, ang distance ng line of action ay 3 meters. So, 30 kilonewtons times 3 meters. And dahil counterclockwise ang positive, itong force na to, pag umiikot siya kay point A, syempre clockwise yon. So, dapat negative to kasi counterclockwise positive. Doing the same thing kay 50 kilonewtons, so we have 50 kilonewtons times the moment arm is mula sa line of action ni 50 kilonewtons hanggang sa point A, ang distance ay 6 meters. And again, same reason kay 30 kilonewtons, negative din yung moment ni 50 kilonewtons dahil iikutan niya yung point A ng clockwise. And itutuloy lang natin yan para doon sa natitirang forces. So, yung 30 kilonewtons na to, the moment arm is 9, negative din. And finally, plus yung HY, ang moment arm niya, 12 meters. And all of this, pag sinum up mo, kailangan equal to 0. You will get HY is equal to 55 kilonewtons positive. So, ibig sabihin, tama yung assumption natin na upward siya. At pag nag-summation ka naman ng forces,
A vertical equals 0. Let's take upward as positive. Ang makuha mo dito is that AY is equal to 55 kilonewtons. And of course, this is expected dahil symmetrical yung truss natin in terms of structure at saka yung loading, symmetrical. So, pag-ahatian lang talaga ni AY at saka ni HY yung load natin na 30, 50 at saka 30 kilonewtons. So, after that, punta tayo sa second step. After kunin yung reactions, the second step is to draw the pre-body diagrams of each joint. So, dinrawing ko dito yung truss natin. In-indicate ko na rin yung support reactions. Now, ang ginagawa ko para madrawing yung pre-body diagram ng bawat joint, no, para mabilis, ang ginagawa ko, dinodrawing ko yung buong truss, then binubura ko lang yung mga middle parts nung members natin. Kinakat ko yung members natin. So, tulad nitong pinapakita ko ngayon. Burahin natin. And again, assuming everything is in tension, ibig sabihin, everything is in tension, yung arrows ng forces is away from the joint. So, dito, away from the joint. So, assume everything is in tension. Yun yung technique na ginagawa ko. Ayan. Tapos, syempre, ililabel mo yung forces. So, yung force dito is the force between or the force in member AB. Tapos dito, this is the force in member BD, force in member DF, and so on. So, na-label ko na lahat ng internal forces natin sa bawat member at nagawa ko na lahat ng pre-body diagram ng lahat ng joints. Kung mapansin mo, wari, kunin natin yung joint A. Diba? Itong nakabox na to, ito na yung pre-body diagram ng joint A. At if we take joint D naman, ito naman yung pre-body diagram ng joint D. Okay? So, ito na. Na-drawing na natin lahat ng pre-body diagrams ng bawat joint. After drawing the pre-body diagram of each joint, ang third step natin ay ano? The third step is pick a joint na ang number of unknown forces is less than 2. Tapos, apply mo yung equilibrium condition sa summation of forces. So, balik tayo dito. Pili tayo ng joint na dalawa yung unknown. Yan, FDE pala to, okay? So, ano? Pwede ba yung joint D? So, pag titigan mo yung joint D, ilan yung forces na hindi natin alam dyan? FBD, FDE, at saka FDF. Tatlo. So, hindi siya less than 2. How about joint C? So, this should be FBC. Ilan yung unknown number of forces? 1, 2, 3, then tatlo rin. So, wag tayo magsimula dyan. Saan tayo pwede magsimula? So, pwede tayo magsimula either joint A, dahil A, F, B, at saka F, F, A, C lang ang hinahanap. So, dalawa lang. Or joint H, which is ang hinahanap is F, F, H, at saka F, G, H. So, piliin natin kung wari yung joint A. O yan, ito yung pre-body diagram ng joint A. So, i-apply natin yung summation of forces equals 0 dito sa pre-body diagram na to. Unahin natin yung summation of vertical forces or summation of FY, of forces Y. If we take upward as positive, we will have FAB sine of 30 degrees. Dahil 30 degrees yung angle na to. So, FAB sine 30 degrees. Plus 55 must be equal to 0. FAB therefore, pag sinolve mo na, since siya lang yung missing, masolve mo, FAB is negative 110 kilonewtons. Or, kaya yan negative, again, dahil lang assumption natin, tension lahat. Negative sign means hindi siya tension. So, we have here or 110 kilonewtons in compression. So, sa trusses, yung member forces natin is either tension or compression. So, since tension yung assumption sa lahat, pag nakuha ka ng negative, ang ibig sabihin lang nun, baliktad yung arrow natin, di ba? Sa vectors, pag negative yung vector, baliktad lang talaga yung arrow natin. So, imbis sa tension, compression siya. Continuing, pag nag-sum up naman tayo ng X forces or ng horizontal forces, ito naman yung makukuha natin.
So, yung FAC plus FAB cosine of 30 degrees equals 0. At meron na tayong FAB. So, referring dito sa figure, plus FAB cosine 30 degrees. Pag sinubstitute natin yung FAB, which is nakuha na natin na negative 110, substitute natin dito, we can solve for FAC. So, FAC comes out as 95.263 kilonewtons. And since positive to, it means this is in tension. Yan. So, nasolve na natin yung FAB at saka FAC. So, eto, okay na, at saka yung FAC. So, ulit-ulitin lang natin yon sa bawat isang joint. Okay? Now, looking at the joint FBDs, we see that joint C, okay, joint C has less than or equal to 2 unknown. So, dalawa na lang yung hinahanap sa joint C. Since FAC is known, na-solve na, etong dalawa na lang kailangan natin. So, pwede na natin gawin yon. So, let's take joint C. Yan. So, ito yung pre-body diagram ng joint C. Again, let's just sum up forces. X equals 0. Of course, may kita mo, dalawa lang yon, FAC at saka FCE. Pag ginawa mo to, yung summation of forces, X equals 0, we will get the answer na yung FCE is equal kay FAC, which is 95.263 kilonewtons din. And again, dahil positive yung sagot dito, this must be in tension. Tapos, pag nag-sum up naman tayo ng forces Y equals 0, of course, dalawa lang din yon, FBC must be equal sa 30 kilonewtons. And again, dahil positive siya, this must be in tension. Yan. So, balikan natin yung pre-body diagram. Nasolve na natin si FBC at saka si FCE. Meron na tayong value sa kanya. And we continue. We find another joint na hanggang dalawa lang yung unknown number of forces. Pwede natin kunin si H dahil dalawa lang to. Or we can continue on this side. For example, pwede na nating isolve yung forces at joint B. Or yung pre-body diagram ni joint B, pwede yun yung kunin natin. Dahil dalawa na lang yung missing forces sa kanya. Nasolve na natin si FAB at saka si FBC. So, we can take joint B for example. So, ayan. Ito yung pre-body diagram nung joint B. So, now, we can sum up forces X and equate it to 0 since this is an equilibrium problem and we get the following. Notice na ang isa-substitute ko sa FAB is the negative value kasi yung drawing ko is naka-tension pa rin yung assumption ko. Pero tandaan, di ba? Compression yun. So, negative tension is compression. Right? And we will get the following equation. This will be our first equation. So, FBD plus FBE is equal to negative 110. So, this is the first equation. And if we sum up the forces Y equals 0, no, similar method pa rin sa lahat ng ginawa natin, we get the following. And if you substitute the values, ito ang makuha natin. Simplifying the equation, we get FBD minus FBE is equal to negative 50. And this is our second equation. So we have now two equations and two unknowns. Solving simultaneously, of course, pag two equations, two unknowns, gagamitan mo ng algebra, makukuha natin is FBD is equal to negative 80 kilonewtons. FBE naman is negative 30 kilonewtons. Ito yung makukuha nating answer if we solve these equations simultaneously. Pwede mo i-calculator or you can use any algebraic method like elimination, substitution, or comparison method. Balik tayo doon sa pre-body diagram natin. Again, na-solve na natin si FBD at saka si F. BE. Now, since yung truss ko ay symmetrical at pati yung loading conditions ay symmetrical, I am assured na yung member forces nito symmetrical. For example, yung FAC dito at saka yung FGH dito, if you solve that, they will be equal. So, parang nasolve na natin si FGH kasi nasolve na natin si FAC. Equal lang sila. And similarly, for FFH at saka FAB,
parehas lang sila because of symmetry. Again, symmetrical yung structure, pati yung loads niya, symmetrical. So, yung magiging forces sa members ng structure natin, magiging symmetrical din, magiging equal din. Same concept dito kay FBC at saka yung kay FFG. Parehas yung magiging loads nila or magiging member forces nila. And pati dito sa mga ito. So, FBD at saka FDF, parehas silang negative 80. Katulad nung nakuha natin kanina. Okay? So, isa na lang yung member force na hindi na natin nakukuha. You can take either joint E or joint D. At para mas madali, kunin natin yung joint D. So, ito yung pre-body diagram ng joint E. Makita mo, sabi ko nga, yung FDF equal kay FBD. So, negative 80 kilonewtons din siya. Okay. So, isa na lang yung hinahanap, FDE. At para mahanap yung value nun, let's take downward as positive. Mag-summation tayo ng vertical forces. And if we do that, ito ang makukuha nating equation. And kapag sinubstitute na natin yung mga values, we will get the following. Of course, isa na lang hinahanap, FDE. And we can solve for FDA and FDE. And we will get FDE is 80 kilonewtons. Again, positive. Ibig sabihin, this is in tension. So, pag binalikan natin yung pre-body diagram natin, nasolve na natin lahat. Okay, so nasolve na natin lahat ng forces. Pwede natin siyang palitan. Gawin na natin ganito. So, nilagay ko na dito. Nilagay ko yung forces para doon sa bawat member. At para mas hindi nakakalito, pwede rin natin siyang gawin in table form. So, bawat members at ano yung forces and yung action. So, makita mo yung force dito, puro positive na. Yung negative signs, tinanggal ko na kasi nilagay ko na dito yung action, either compression or tension siya. So, mas maganda, naka-tabular form yung presentation ng member forces natin. So, ganyan ang method of joints. Method of joints, simply paulit-ulit mo lang i-apply yung summation of forces equals 0, so x and y to, sa bawat isang joint ng structure natin. And that is how we analyze stresses using the method of joints. Like mo yung video kung ayos. Pag hindi, pag mo i-dislike, leave ka ng comment kung bakit, ha? Sige na, subscribe!